Hindi lang yun sana ang inaano ko dito pag nabaha. Ah, umabot ba dito yung tubig na yun? Abot sa sahig ko. Itong taas na ito na yun, umabot pa yung... Oo, abot yan! Yun ang tinatakot ko na lang mga buwan. Hanggang December, January, Diyos ko. Mga kalingap, ngayong araw po, sa aming muling pagbisita kay Nanay Lita, ay nagulat po ako sa aking nalaman. Ay, kaya nga ito tinasan, hindi dahil ang tubig talaga. Eh, grabe mga kalingap. Hanggang dito sa sahig. Sa totoo lang po. Hindi ako sa taas, hindi na ako makababa. Opo. Mga kalingap, tinan nyo yung ano ko, yung height ko. Halos kapantay ko itong bubong, pero umaabot daw po dito yung tubig. Abot dyan, sa sahig ko na yan. Grabe, talagang delikado pala dito na yun. Ay, kung nagsama pa ang panahon, eh, nakulong ako dyan sa taas at hindi ako makababa. Pagtingin ko, tubig na ito. O, paano pag ganun yung nangyari na eh? And hindi na ako nag-alis, na andyan ako sa taas. Sino nga ba si Nanay Lita? Siya po mga kalingap ay isang senior na lola na mag-isa lamang sa buhay na pilit nagtatrabaho para lamang po siya ay mabuhay. Walang ibang inaasahan kundi ang kanyang paggagawa ng pawid pati na rin po ang kanyang pangingisda. Siya po ay mag-isa lamang sa bangka na ginagawa po ang trabaho kahit na sobrang delikado. Sa mga hindi po nakakakilala kay Nanay Lita, pwede po nating balikan ang kanyang mga video upang makita po natin kung paano niya po ginagawa ang kanyang trabaho. Mga kalingap, magandang hapon po. Andito po tayo ngayon kay Nanay Lita para po bumisita ngayong araw. At kamustahin po natin siya kung nandito po. Tara. Nanay Lita, magandang hapon po. Nanay Lita, kamusta ka po? Mabuti naman po. Nung mga nakaraang araw, hindi ka namin mabisita na yun kasi alam namin na maaga pa lang wala ka na dito. Kaya po kagabi, nakiusap nga ako dito sa kay ate na sabihan po kayo para wag muna kayo ngayong umalis. Kasi ano ba yun na araw-araw talaga kayo umalis dito? Araw-araw, hindi pwedeng hindi araw-araw at oh. Pagkuha niya tapos mapakain ng baboy. Araw-araw yan, umaga hapon, mamayang hapon naman mababa. Doon sa pinuntahan ba natin ay minsan, sa isang araw nakakailang balik ka doon? Dalawa. Dalawa? Uuwi ka dito ng tanghali? Sa hapon na, maalis ako ng umaga. Tapos? Uuwi ng tanghali, tapos babalik balik ka na naman. Tapos gabi ka na uuwi. Gabi na hapon. Grabe, sobrang sipag talaga mga kalingap nito ni Nanay Lita po. Nanay, nakita mo ba yung napabisita ka ba dun sa lupa na pagtitiri ka ng bahay mo? Hindi pa ako nakakapunta dun. Nanay, ano yun? Pinasukatan ko na nung nakarang araw. Kasi pupunta ka namin dito, dapat kasama ka namin kasi wala ka nga. Pinasukatan na po namin yun ng standard size. At ngayong pitchages po natin pasisimula na, no? Ano? Opo. Ano kaya? Nandito ka kaya kapag ginagawa yun? Sasabihin niyo kung kailan to ready ako mag-alis. Talagang ano si Nanay, hindi mapipigilan sa pagtatrabaho. Hindi naman pwedeng maasa ka ng ano, pagkain, baong sa baboy, lahat. Nanay, matanong ko lang sa'yo, yung baboy nga, saan mo ito, paano mo ka nakapagpundar ng baboy? Alaga lang. Paalaga lang sa'yo? Oo, yung may-ari nitong bahay. Paalaga sa'yo yung paalaga. Baboy? Akala ko naman po sa iyo pala yun. Ay hindi, hindi pala. Alaga ko lang yan. Wala akong ibibili niyan, 4,000 ang isa niyan. Kaya alaga ako lang yan. Pero dun sa pwesto mo na, sa tingin ko parang hindi yata pwede magbaboy dun. Pwede. Ito ka sa yung may-ari ng... Kasi na eh, may mga kapitbahay dun, baka magalit sila. Itatangkal mo lang, banlat baga, na may siminto rin siya, simentado. Eh di ba ang baboy maamoy yun kapag ano? Parang ganyan, parang kubeta style. Hindi na yun maamoy kapag ganyan? Oo. Tsaka linis lang ng linis. May baboy baga dun sa pinuntahan ta, nakabanlat lang. Wala baga nga. Nanay, may tanong pa pala ako sa'yo. Yung mister mo ba ay ano? Wala na? Matagal nang patay. Mga 20 years na. Magti 20 years na? 38 ako nang mabalo. Ilan na ako ngayon? 61. Bata ka pa pala na yun nung mabalo, ano? Bata pa ako, 38 lang. Ano po yung kinamatay ng asawa niyo na eh? Nagkatubig ang baga. San daw ba na ano yun? Madalas ba nakahubad yung asawa mo? Pag nagkukupra kasi sila, pag yung pagod siya, nahiga na lang ng bangko na walang sapin yung pala doon din ako. Nay, kasi yan yung isa sa nagiging reason kung bakit nagkakaroon ng tubig yung baga. Pinapasok doon. Nanay Lita, matanong ko pala po sa iyo ulit. Mga ilang taon na po na ganito yung ginagawa niyo naman yung paggagawa ng pawid? Ito. Pitong taon na?
Kung gaano ba kayo nanay katagal na namamangka, ganun din kayo katagal na gumagawa ng ganito? Nanay Lita, paano nung nakaraang ano na bumagyo? Paano ka dito? Okay ka lang dito nung nakaraan? Ako. Lumikas po kayo? Naglipat ako. Saan po kayo pumunta, nay? Doon, sa kapatid ng may-ari ng lupa na pinuntahan natin. Opo, nay. Sa mamimili ng kupra. Nanay, may matanong ko sa'yo. Anong ibig sabihin nito, nay? Pangalan. Pangalan mo? Hindi. Yang, ano baga, kapital. Sino yung gumawa po niyan? Kabarkada ng asawa ko. Ito po ba, nanay, asawa mo eh, ano? Taga dito lang din talaga siya. Di ba nanay, ikaw yung hindi taga dito, taga Quezon ka? Tapos ikaw lang yung saan mo ba nakilala na yung asawa mo? Dito o sa... Sa Quezon. Tapos, dinala ka na niya dito? Nanay, hindi mo naisipan na mag-asawa ulit? Nung panahon na kamamatay lang ng asawa mo? Siya lang talaga yung, ano? Siya lang talaga yung gusto mo, kumbaga? Masawa ka ay di ka naman ang mga anak. Matanda ka na rin. Kumbaga ano, pero iba pa rin na yung may makakatuwang ka, may mga kasama ka sa pagtatapag. Ay sakit sa ulo naman kung makakuha ka naman ng lasinggo. Kumbaga natatakot ka na... At yung asawa ko hindi nabiinom. Mabait pala yung asawa niya, no? Wala siyang bisyo. Hindi nabiinom. May bisyo naman yung nasa ano lang, volleyball. Sports lang. Nakatuwa yung ano na mga kalingap ni nanay na pangasawa na namatay na. Nanay, maaari ko bang matanong kung ano yung kapangalan niya? Milo. Milo? Milo Baribo. Wigo ang ina. Tatay Milo. Yan, pumanaw po. Sa edad na ano? Ilang taon siya? Ganyan din. 38 din. 38 years old ang pumanaw po mga kalingap. Kasi edad kami nun ay. Talagang pinagtagpo yata kayo na yun. Paras kayo. Parehas kami January. Paras pa kayo ng birthday. Grabe, talagang pinagtagpo pala ito mga kalingap tsaka ang kanyang asawa. Paras ng kaarawan, paras ng edad. Nakakatawa po, Nanay Lita. Talagang kumbaga yun lang po talaga yung mahal niya si Tatay Milo. Kasi hindi na po niya tinangka pa na mag-asawa. Natakot daw po siya na baka makuha niya lasinggero. Kasi kumbog. Kumbaga nasanay ka sa asawa mo na walang bisyo eh, nunay. Tapos magkakakuha ka ng may bisyo. Mahirap, maninibago ka talaga. Baka sakit. Tama nga, sabi mo sakit sa ulo. Nanay, sa tingin mo kaya mababago yung kahit papaano yung buhay mo kapag nagawang ka namin ng bahay dun? Ay, pirmi at masikap ako kapag nilinigusyo na lang. Tapos, Nay, ang isa pa dun, makakaminus ka dun sa binabayad mo na 300 dito gado po, di ba? Hindi lang yun sana ang inaano ko dito pag nabaha. Umaabot ba dito yung tubig, Nay? Abot sa sahig ko. Itong taas na ito, Nay, umaabot pa yung... Abot yan! Yun ang tinatakot ko lalo ngayon mga buwan. Hanggang December, January, Diyos ko. Nung isang araw lang nagbaha, tina mo, hanggang dito na. Grabe, o kaya baga nakaakit ang pawid ko. Inabot na ito, tingnan mo. Kaya po talaga dapat mga kalingap, mapagawa na po ito ngayon. Mga gamit nakatali, puro nakatali. At pag naanuhan mo, iaanod. Mahirap, kaya yan ang ayaw ko dito. Dito lahat ang basura. Ay, nakakapagod na kalilinis. Kasi mga kalingap, itong kahit kaliit-liit na ilog na ito, pakita mo nga Rans, ayan o, kung kita. Napakaliit na ano lang po niya, napakaliit na ilog, pero bumabaha po pala ito, umaabot dito hanggang dito sa sahig mo, Nay. Hanggang sahig, kaya nga ito tinasan, hindi dahil ang tubig talaga. Eh, grabe, hanggang dito kalingap. Lang po sa sahig. Sa totoo lang po. Nandiyan ako sa taas, hindi na ako makababa. Opo. Mga kalingap, tinan niyo yung ano ko, yung height ko. Halos kapantay ko itong bubong, pero umaabot daw po dito yung tubig. Abot dyan, sa sahig ko na yan. Grabe, talagang delikado pala dito, Nay. Ay, kung nagsama pa ang panahon, eh. Nakulong ako dyan sa taas at hindi ako makababa. Pagtingin ko, tubig na ito. O paano pag ganun yung nangyayari, Nay? Hindi na ako nag-alis. Naandyan ako sa taas. Malikado, mga kalina pala talaga dito. Kaya sinira ko yan. Para lulusutan mo? Para sabi ko, pag talagang ano na ang tubig, lulusot na ako dyan. Makakalayas na ako. Sabi, delikado po dito. Delikado dito. Pero dun na yung sa pagtitirikan mo, okay dun, oh. Medyo mataas yung lupa niya. Ay, hindi iba doon, isa dito, tahimik doon, hindi katulad dito.
Ang iniisip ko, siyempre nagtatanda. Mahirap ba naman ito o mag-ibad na trabaho? Mm-hmm. Sabi ko nga, pag edad ko ng 60, doon ko na naramdaman yung marami ng sakit, mahina. Kaya sabi ko, mahanap ako ng ibang pwedeng pagkakitaan. Pwede na yun, magtindahan ka na lang doon, ano? Subukan mo. Subukan mo magtindahan kasi malay mo, ikaw lang yung may pwesto doon na pagkukunan ng mga tao doon. Hindi mo na kailangan gawin na yung ganito tsaka yung pagdadagat mo kasi sa totoo. Nanay, kagaya niyan, maulan ngayon. Wala. Paano pag may dumaan na naman na bagyo, ano man, delikado ka dito, Nay. Pag ganito, nag-uulan-ulan, lagi kang nakaabang. Maya-maya, pag naglakas ang ulan, iisipin mo, baha na naman. Mm-hmm. Dalawang beses, bagang sunod nung isang araw dito. Baha. Kaya patarali, oh. Mm-hmm. Ah, ito. Kaya pala yung gamit ni Nanay Lita, itinatali niya po dito para hindi siya ano-ano din. Grabe. Tinatali na lang daw po ni Nanay Lita yung iba niya mga gamit. Kagaya nito, ginawa niya po ito. Inangat niya dito kasi yung tubig daw, abot na naman dito nung nakaraang araw. Kaya dapat po, ang importante mo talaga mga kalingap, mapagawa na po ito. Ngayong pitsages po, maaaring masimulan na. At para makalipat po si Nanay na mas maaga kasi ngayon ay darating pa po ang tag-ulan. Maraming tag-ulan pa ang darating. Sigurado po yan dito sa Bicol. Daanin pa naman po ito ng bagyo. Eh, mas mainam na po na mailipat si Nanay Lita doon. At safe po siya doon sa pwesto na yun. Simulan po muna ito hanggang February yan. Opo. Na andyan ang baha-baha niyan. Tuloy. Nanay, sa ngayon ba wala ka pa naman yung talagang matinding nararamdaman na sakit? Wala pa naman. ito lang. Maga ito po. Sabi ko nga bakit kaya siguro nasa sobran ka ako ng ano, lamig. Opo. Kaso sa sabaga, babad sa tubig. Opo. Grabe ito mga kalingap po. Paano ito na pinipick up na lang ito nila ito dito? Mm-mm. Sila na nakuha nito. Oo kasi mga kalingap, ito po ay dalawang piraso lang. Dalawang piraso lang na ganito. Mabigat na po ito mga kalingap. Kung si Nanay Lita pa po ang mag-ano nito. Ang magsasakay sa ano, sa service nito na magpipick up. Buti na lang Nay, no? At sila na pala nagdi-discard, nagkakarga nito. Sila na nakuha. Mm-hmm. Sa ngayon ay may dala ako dito sa iyo. Kaunting ayuda, kunin ko lang. Ito po mga kalingap po. Dala tayong grocery para po kay Nanay Lita. Nanay Lita, oh, grocery po para sa inyo. Kaunting tulong ulit habang di natin napapagawa ang inyong tahanan. Tingnan natin, baka may cash pa tayo dito. Pag-abot tayo kay Nanay kahit kunti. Nay, hawakan mo doon, Nay. Bili mo muna yan, Nay, ng ano mo, ano? Ng pang ano mo? Pang ulo, may bigas ka pa po dyan? Wala na? Ngayon nga lang naubos. Ah, ngayong araw? O sige, at mapadaan uli kami bukas. Dalam po kita ng bigas mo, pang konsumo mo, ano? Salamat. Wala pong ano man yun, Nay. At kami talaga, Nay, ay bukod sa naawa kami sa kalagayan mo dito, humahanga po talaga kami sa kasipagan nyo. Kasi sa totoo lang, ngayon lang po rin ako nakakita ng kagayan nyo na talagang hindi po tumitigil sa pagtatrabaho talaga. Na sa araw-araw, lagi kayong umaalis. Buhos buhay po yung trabaho nyo. Kahapon itong kinuha ko. Ay, yung kawaya na yan. Kawaya naman. Nay, anong ano, magantay lang tayo hanggang ngayon, pitsages, no? Mm-mm. Ha? Hindi ako maalis, sasabihin nyo lang kung kailan yun. Sige po, Nay. Sa ngayon, Nay, huwag ka muna magpunta ng ano, at umalakmay, hindi magandang panahon. No? Pakain man ako ng baboy, apple. Pero ngayong araw, huwag muna, Nay, kasi hindi po maganda, oh. Baka kung ano pa mangyari sa inyo, no? Okay. Sige po, Nay, salamat, ha? Antay-antay lang tayo, Nay, ha? Ngayon pitsages, baka masimulan na natin ang tahanan nyo. Nanay, puta mo na kami. Salamat. Sige po. Hindi po mga kalingap at pabalik na rin po tayo. Tingnan po natin kung sino pa po yung pwede natin mapunta ngayong araw kasi hindi po maganda yung panahon talaga ngayon. Simula pa po ito kaninang umaga. At kami po ay ni Commander, wala kaming tulog talaga sa totoo lang po. Kasi yung anak po namin ay nagkasakit. Bantay po talaga kayong magdamag.
Pero andito pa rin po tayo, diretso pa rin sa paglingap. Kaya maraming maraming salamat. Sana suportahan niyo po ako palagi. At sa sponsor po na tutulong kay Nanay Lita, maraming 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 salamat po. Sana po ay marami pang blessing and dumating po sa inyo yung pagkalob sa inyo ni God para po marami pa po tayong matulungan. Salamat sa lahat ng viewers. Pagpalain po kayong lahat.